Hello, good morning, beautiful people. This is your Lola. Ayan, Puyat, ang beauty ng Hitad. So, what time is it? Ala una ng hapon. Meron akong party mamaya with my college friends. Oh, di ba? Bongga. Ayan, mukha namang hindi tayo naka-on. So, may party ako later. At mamimit ko ang aking mga classmate in nursing. Yung iba sa kanila na nag-move from Chicago to California. Oh, yung iba, you know, palipat-lipat, paikot-ikot lang ng iba't ibang state dito sa US. I'm excited to meet them after a couple of years. Diba? Ang buhay ay parang sugal lang. Parang baraha lang dito sa baso ko. So, pila sibuyas. Alright, dami na naman. Pag-uusapan natin ang this is my first lapang. Ayan, ube and semada, my favorite now. Hi and Zojack and Rico. Pero bago ang Boljack. May nakarating sa akin na balita. May taga Dubai ba dito? Malungkot na balita na meron tayong kababayan sa Dubai na undocumented na ginahasa. Kasi sad lang sa akin, inaalam ko lang po yung information. Nangingi kung saan daw pwede lumapit ng tulong. Back in Duterte's time, meron tayong hindi naman halos lahat. So meron tayong mga kakilalang ambassadors. Maryam Castro na mga ambassadors na even they're not from the Middle East. Kilala natin yung ambassador na nakaraang administration na ipo-forward natin yung mga ganitong impormasyon na mga problema ng ating mga kababayan na hingi ng tulong kahit paano may contact tayo. This time, kung parang ng BBM, wala akong kakilalang ambassador na pwede natin lapitan ng tulong. Eh, kasi nga, masyadong iba ngayong panahon na ito, parang masyadong mataas. Hindi mo kayang abutin yung mga taong nakaupo para mga alta sila, hindi makalapit sa Pilipino. Parang yun lang yung dating sa akin. Kasi nung palang ni Duterte at binubodjak-bodjak ko yan, yung mga ambassador doon, pag minessage mo, like Polo, pag may mga problema, eh, somehow, napipressure sila. I don't know ngayon. I hope masolusyonan yan. Or maagapan, paano ba maagapan, ano na yun, namatay na yung ano natin, kababayan natin. Hindi ko pa alam kung ano, kung ilang taon, kasi saan lang po sa akin, nagtatanong sa akin kung saan sila pwedeng lumapit. So definitely, dyan sa Dubai, diba, sa ano natin, konsulado, o mga taong gobyerno dapat, pero sana aksyonan. Yun lang yung nakakalungkot na sa ating mga kababayan. Ito na nga, dahil natin sinasabing bayani ang OFW, whether they are undocumented or tinatawag natin TNT, sana tulungan sila ng agad-agad. Nakakalungkot. Ngayon, pagising ko yun yung tumambad sa akin balita. Sa dami ng, you know what, mga palanggap. Pagising ko, yung telepono ko tinitignan ko. Tinitignan ko, puro problema lahat yung nababasa ko. Okay? Problema ng ating mga kababayan. So, yun po yung malungkot na balita na nangyayari daw ngayon dyan sa Dubai. Hi, Jester Osera. Okay. So, kahapon ba yun? Diyan, nagpipila balde yung mga tao kung saan excited sila na makabili ng murang sibuyas sa Kadiwa na halagang, what, 170? Well, you know what? Ang opinion ko dito, sabi ko nga kagabi, kagabi ba yun, kanina, whatever. So, lagi ko naman sinasabi. Hindi kasi yung solusyon ng problema na ito ay parang band-aid lang. Natatapalan mo, di ba? Yung sugat, as may sugat na namang lalabas. So, dapat long-term solution. It's not short-term, but it's long-term. Kasi yung mga ganyan, imagine mo kung sa palengke is 700 plus, tapos biglang merong papapila na 170, eh magkakagulo talaga yung mga tao. Even yung mga nagtitinda sa palengke, pipila yan. Pipila sila yung mga nagtitinda, yung mga maliliit. Diba? Kung ang kuha nila, kung ang angkat nila, puran, magkano bentahan ka mo? 720.
kung aangkat nila sa sa bagsakan ng gulay is 400. O, di ba? Tapos may magpapila doon, 170. Even yung mga maliliit na tindera sa palengke, pipila talaga doon. Di ba? Hi, Joy. How are you, Palangga? Ayan. Pitas Kalata, Madam Blooming. Ayan. Naimbag ng aldaw. O, di pa. Trying to be Ilocana. Watcher from Kuwait, si Salvi Hardin. GM Maranan. So, kakaloka, no? Nakakaloka lang kasi hindi dapat nararanasan ng mga kababayan natin laging short-term ang solusyon. Magkakandara pa tayo. Alam mo, magkakagano kahirap pumila. Ako nga, pag umorder ako ng kape, eto, kunyari, punta sa Starbucks, maraming pila, o sa Earth Cafe, o kung kahit saan mga pilahan. Pag nakita ko mahaba ang pila, nako, jutang din na yun. Huwag na nga makapagkape, ang haba-haba ng pila. The fact na yung weather dito sa Amerika ay hindi katulad sa Pilipinas na pag nakapila ka, talagang ang init, pati kipay mo papawisan, di ba? So, wala akong tiyagang pumila sa pagkahaba-haba na, you know, na ganyan. Nakakaawa lang kasi yung mga Pilipino, tapos ang gagawin ng mga tao sa gobyerno, parang utang na loob pa ngayon ng mga Pilipino dahil nagkaroon ng 170 pesos lang na sibuyas. Yes, ni Villanueva. Pero sabi ko kung yan, ang mga sibuyas na yan ay galing sa smuggled, sa safety, galing sa smuggled ng inismuggle. Eh, benta na lang, ay hindi mo na lang ibenta, bigay na lang yan sa mga tao. O, di ba? Ibay bahay-bahay na lang yan. Huwag nang ibenta. Para lang sa akin yun, ha? Kasi hindi talaga po pwede. Bilang isang common tao, hindi mo pwedeng for a certain period of time or short period of time na magbibenta ka ng 25 kilong bigas o 170 sibuyas. Tapos after a week, wala na. Na wala, nasan yung continuity to ease, to, di ba? To, para maano yung buhay ng maibsan ang buhay natin mga Pilipino. Di ba? Kaya dapat solusyonan na talaga 'yan since si PDBM ang in charge diyan. Eh I don't know, hindi natin alam kung ano mga eksena. So kaya nga may mga nakarating sa atin na yung mga tao na sa paligid niya ay sangkot sa mga yung mga hoarding na 'yan o mga ganyang klaseng larong smuggling business sa Pilipinas. Eh, mga prominent naman ng mga tao nakapaligid sa kanya, yung mga nasa business sector, alam niyo naman yan. Sana wag na lang i-contaminate ang ating gobyerno sa maling gawain. Well, if they're contaminated, most of them, what can you do? Mga kalungkot, minsan magtataka ka, ano ba nangyayari? Are they high? High sa power? High sa pagkain ng ensimada o pagsinghot ng polboron? Diba? Sarap kasi na ensimada talaga, oh. Ito, oh. Matagal bago maubos. Hindi lang yung isang subuan na ganito. Ube, oh, yan mo. Ang tagal, parang kasi laki ng mukha ko yung ano, ensimada. So, ngayon, mga palangga, may mga nag-message sa akin, yung mga kaibigan natin na iba, dyan sa government. Kinain ka mga keso. Na pinapatigil na ako sa pagbabatikos sa mga mali. Kasi 6 years lang naman daw si BBM. Really? So tigil tayo dahil 6 years. Pero pa nga eh. 6 years lang naman samantalahin na natin. So 6 years samantalahin yung manloko ng Pilipino. Not only manloko, 6 years kung 6 years samantalahin natin na makakuha kayo kung anong gusto nyong kunin. Kunin sa you know, alam nyo na. Mm. Diba? Hi, Esme! Para paharion. Bow! Ari si Palangga. Ay, alauna, nagali, no? Ilonggo daw ako. At nakaintindi naman yung mga Palangga ko ng Ilonggo. Mm. Bati po, tara mga Palangga, mga aton, mga taong gobyerno. Nami, na inuuno sa Lamawan. Nami inuuno sa inuuno bala sa Labno, yun know, Labno. Sa palaisdaan. Labno. Yeah, oh my god, after 30 something years, naalala ko 'yung salta ngayon. Labno, ba di po tar.
Edgar Tabornal. Balik tayo palangga sa issue ng 6 years lang naman. Hindi ba dapat as early as now, ipunahin na natin. Punahin na natin ang mga hindi magandang pangyayari na ginagawa ng mga taong gobyerno. Hindi na natin sila hayaan na 6 years uubusin nila ang kaban ng bayan o sasamantalay nila yung Pilipino. And I hope yung mga tao like you lost na ang audio ko. Nga naman. Meron naman palangga na sama-samang tutukan yung mga mali ng gobyerno. That's your duty. Mali, hindi mo pababanguhin ng pababanguhin ng gobyerno kasi mabango na yan eh. Kumbaga, i-improve mo yung mali. Di ba? Yung mabangong ginagawa, okay na yun. Kung nakikita mo, okay na yun. Pero yung mali, yun yung tututukan namin. Yun yung tututukan natin. Hindi yung magtututok lang tayo sa mga mabubuting ginagawa ng gobyerno. Tapos yung mali ko cover up, tatakpan mo. Mali kayo doon. Hindi babangong talagang Pilipinas. So, sabi kasi ng mga hitad. Ano ka ba? Antay ka na ba? Ganyan-ganyan? Anti-BBM ka ba? It's not being anti-BBM. Antay ako sa mga maling gawain nila. Okay? Na wala silang walang stability yung pag-ano ng tao. Pag-manage ng tao. Especially dyan sa office. Sa office ba? Sa office of the press ba? Na sila-sila mismo nagkakagata ng kipay. Nagkakagata ng braso. Ang hitad. Yun! Hindi po pwedeng sabihin na sa vlogger, wala kang gagawin na, ay, si PBBM, ganito, ganyan. Ay, nagpakain ng ganito. Ay, nagbigay ng pamasko. You know kung anong way of, ano yan? Anong klase ng vlogging yan? That's being paid. Ang vlogger na nagsasalita, ang mga tao na nakadikit sa kanya, na walang ginawa kundi pagpapuri, yan ay pagiging, it's either may tinatanggap na pakinabang sa kanino man, or bayad talaga yung pagkatao. Kasi as an independent vlogger, as an independent person o mainstream media, di ba? You're there to call out the government para maging better ang ating gobyernong ginagalawan. Kasi whether you are from mainstream, whether you are from kaliwa o dilawan, di ba? You're part of the government supposedly to call them out, di ba? Huwag lang yung katulad ng mga dilawan dati na puro pagbibintang. Like kay Pangulo Duterte. O diba? Kay BBM, pagbibintang, diba? Nagkasama tayo sa electoral protest. Sinasabi nila, didiscredit nila na hindi totoong mayroon dayaan. I mean, nakikita tayong ebidensya. Hindi tayo magiging dilawan na gumagawa, na binabaliktad natin yung katotohanan. Yung sa issue ng sibuyas, na pagkamahal-mahal, yan ba ay chismis? Yan ba ay fake news? Wala bang tumaas na 700 pesos na sibuyas? Tapos sasabihin ng mga kakilala natin dyan, ng mga kaibigan din natin dati, tumigil na lang. Kasi simula pa lang ni BBM, ano yun? Diba? Hindi mo pwede sabi ka naman palang Gamarlica. Hindi mo sinisisi si BBM. Anong hindi? Kasama siya dito. Kaya nga natin kinocall out eh. Hindi mo lang pwede sisihin yung mga taong nasa baba niya. Kasama lahat dito. Lahat dito may papel, may role. Hindi mo pwede sabihin 6 months pa lang, Marlica, ano naman yan? Sinisiraan mo si BBM. Eh, syempre, 6 months pa lang, 700 din yung sibuyas. Tangay na. For the first time in the history, di ba, 700 something ang sibuyas. Hindi ka pa magagalit nun. Tapos sasabihin ng DTI, 500, Doche Buena, tama na kayo. Kung di ba naman utak bugo itong mga taga-DTI na ito, lahat na kayo dyan na mga palpak. Nasasabihin, dapat ang bibilin lang tao, isang sibuyas o dalawa lang, kasi dahil mahal. Anong utak yan? Di ba? How about the owner of ano, Karinderia? Yung mga hotels, o di, yung mga hotel, may mga lodging, di ba? Mga inn, mga ganun. O, mga nagluluto. O, ano sasabihin nyo, huwag na muna kayo magsibuyas. Kasi mahal. Hindi ba dapat solusyonan, pamurahin ang sibuyas, diba? Palagaan ng mga farmers, huliin ng mga smugglers, huliin ng mga jutang genie na ano to? Sino nakikinabang dito? May nakikinabang na tao dito na malapit sa Pangulo. Na ayaw lang, you know. My God. Nahimik na nga kayo, tumigil na nga kayo sa, well, they're not gonna stop, mga palangga. That's why we're not gonna stop. Ang pagbabatikos,
Hindi ito paggagawa ng chismis. Chismis ba yun? Sige nga, kayo takip ng takip, BBM, ganito. Namigay, o ngayon, namigay ang, mukhang narinig ang bayan na sinasabi natin. Dati, nag-ngak-ngak tayo dito. Na, remember, balikan natin. Noong October, nag-invite, nagpa-party sa mga bata, na mga alta, na mga mayayaman. Iba, nag-ngak-ngak tayo. Bakit mayayaman lang na bata ang iniimbita sa Malacanang o mga anak lang ng PSG? Bakit hindi buksan yan sa mahihirap? O mukhang naririnig tayo lahat. O nagkaroon ng party nung Pasko na binigyan yung mga bata. And that's good. Okay? Nag-ngak tayo dito. O yung mga OFW, di ba? Nalala yun, nagdasalta tayo dito na sinabi ko na instead of 250,000 na bonus na binibigay sa mga kauupo lang dyan sa Malacanang na mga staff nila na gusto nilang bigyan ng 250,000, bakit hindi bigyan yung OFW? O the other day, when they'll come, ang mga OFW sa Malacanang, I don't know kung magkano binigay sa inyo. I don't know, ano ba binigay? Para 5 kilong bigas or what? Sana man lang may cash. Sana man lang, kung kaya bigyan ng 250, I don't know, hindi ko alam magkano, may nakaalam ba sa inyo? Hinahanap ko eh, sana man lang kung may 200, kasi ilan lang naman yung OFW nakita ko sa crowd eh. Wala pa yata 500 yun. Sa akin lang, kung kayang bigyan ng 250,000 itong mga sip-sip at yung hindi namang kasi kaupo pa lang dyan, 250,000, eh bakit di natin tapatan yan? 250,000 din kada isang, kahit na lang wag na 250. Kasi kung marami, kahit na lang 50,000. Para masaya ang Pasko ng isang OFW na inibitahan sa Malacanang. Namigay ba? Eh baka naman ang binigay, photo op lang. Tapos 5 kilong bigas lang o regalong what? Souvenir na ano? Na charger, baka ganon. I don't know, I'm not sure kung may pera. Mukhang wala, kasi kung may pera 50,000, nag-headline na yan. BBM, nagbigay ng 50,000 pesos sa ating mga OFW. Kasi ako, if I have money, mga palangga, my own money from my business, then I am the leader of this community. Di ba? Hindi bababa sa akin, pag may pera ko, bigay ko kayo, galit ako sa pera. Gato ko sa pera, winawaldas ko yan, kaya nga laging zero ang lola mo, negative pa eh. Gato ko sa pera, I enjoy my life, spend. Anyway, tomorrow, di mo alam kung anong mangyayari sa'yo. As long as I have insurance for my kids and my apo, I'm done. Diba? Tomorrow is another tomorrow. Oh, whatever happens, you know. Kaya ganito ako, bakit ka maging pagkaganit dyan sa pera na yan? Ang importante, ma-insure mo na yung mga pamilya mo kahit papaano. Like, kasi may apo ako, yun lang naman wino-worry ko. Yung anak ko, you know, kaya nilang kumita ng pera, kumikita sila. Sabi ko nga sa inyo, yung bunso ko, taga-tanim ng lashes. You know, lash art siya eh, di ba? Tag-tanim ng lashes na yun, kumikita yan from $65. Simula, depende sa pinapagawa, up to $150. O, minsan nakaka-apat, nakakalimang kliyente ang hitad. Oh, di ba? How much is that? I mean, I'm just saying, the reason why, natupad naman ang dasal ko sa buhay ko. Sabi ko nung mga bata pa yung mga anak ko, ang dasal ko sa Diyos, Lord, sana huwag mo kong kuwain ng maaga na hindi pa kaya ng anak kong mabuhay ng sila lang na bata. Di ba? Ganun naman tayo mga magulang. Yun, di ba? Nasa Pilipinas ako, tapos, you know, in-insured namin, sarili namin, na kung anong mangyari, at least meron man lang silang panimula sa buhay. Eh, nagkaapo ang lola. Nagkaapo ako, edi nagdasal na naman ako sa Diyos. Lord, wag mo muna akong kumain kasi maliit pa yung apo ko. Maglalaro pa kami ni Tapon. Ang sinasabi ko sa inyo, na nire-relate ko yung buhay ko dito sa mga taong ganit. Diba? Diba ang ganit-ganit din nyo? Ang simple lang naman ang buhay ng isang tao. At the end of the day, pag natsugi kayo, hindi kayo talaga, totoo yan, hindi tayo ililigtas ng ating mga pera. Temporary lang yan, o ma-extend lang ng konti. If you have money sa hospital, ma-extend ng konti. But it's your time, it's your time. Diba? Imbis na puro kayo kaletsihan dyan. 170. Tapos bukas, after ng New Year, iyak na naman tayo dahil sa mahal ng sibuyas. Anong solusyonan dapat? Dapat na kinuha ni Pangulong Marcos yung ano na yan. Yung pwesto na yan, dapat yan ang mag-i-excel sa lahat. Dahil yan ang gusto niyang tutukan. O bakit yan pa yung instead of yung ano na yan, yung departamento na yan, imbis na yung mag-flourish, yan yung mamumulaklak sa lahat ng mga ahensya. Eh yan pa yung talamak.
Diba? Nasasabi niyo sa akin, mali ka, panira ako sa gobyerno. Paano ako panira? Magpaliwanag nga kayo. Paano ko sinisira ang gobyerno? Sila yung sumisira sa sarili nila. Bakit ako? Ano kinalaman ko? Diba? Paano magiging panira na ang DTI sinasabi na hanggang 500 lang kayo sa Noche Buena, makontento kayo. Huwag na muna kayo magganito, magganyan. Tapos sila may lechon. Nasaan Pilipinong ordinaryo, parang makontento na kayo. Ano ka? Hindi ba nakakagalit yan mga palaga? Ano fake news dyan? Sinong gumawa niyan? Ako ba? Yung sa DOJ, si Remulia, yung anak niya nagpostit ng Mary Jane, ayan, takip-takip na. Yan dapat ang tinatanggal. Bakit tinatanggal ito mga tao na, na sa loob ng Malacanang na wala namang ginawang mali? Mga undersecretary, assistant secretary, tatanggalin na daw itong hanggang bagong taon, hanggang 31 na lang sila. Bakit itanggalin niya si Remulia dahil sinusumpa na ng taong bayan? Ano yun? Bakit? May pinoproteksyonan ba tayo, mga drug lords? Ano to, mga kaklase? Kaklase saan? Sa pagsisingot? Kaklase nino? My God! Kaya ba itong dahilan kung bakit hindi makapagmabanggit ng ating Pangulo yung issue sa droga? Dahil may, ano, meron tayong mga kaibigan, kaklase dyan, na mga tumitira? Kayo mga nasa business sector, you know what I'm saying. You know what I am saying. I've been with you guys. Hindi ba bangon Pilipinas pa lang? Ayoko magpaka-negative. New Year na New Year dyan sa Pilipinas. Pero hanggang Happy New Year, ganun na lang tayo. Happy New Year, Happy New Year, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Diba? Nawa, kayo ay pagpalain ng Panginoon. Mga ganun-ganun. Tapos sila, pinagpapala ng demonyo. Diba? Pagbukas ng taon. 6 years lang naman daw eh. Kaya humakot na sila ng humakot. This is BS. Nga palangga. Diba? Sabi ni siling ni Raisa Lacerna. Ayan. Oh, correct. You're just spreading what they did para malaman ng lahat. Di tayo talaga kawa. Oo nga, ano? Malmarlik ka panira sa gobyerno. Ako ba may kasalanan? Nasa isama ng presidente ang mga mainstream media, pera ng bayan sakay sa eroplano, di ba? Ako ba ang namigay ng iPhone sa ngalan ng what? Pera ng gobyerno. Ako ba namigay ng iPhone, ng motor, ng TV sa mga ano, Malacañang press corps? Ako ba 'yon? Sila sumisira sa sarili nila. We're here to call them out. Ako ba 'yon? My gulay. Oh. Bigay-bigay ko yun ang iPhone. Hanggang ngayon nga, hindi yung matulungan si Nanay Rosita. Buti pa si Attorney Vic Rodriguez. Yung kanyang, ano, ang kanyang admin sa Facebook. Napanood tayo. Nagbigay ng bonggang-bonggang tulong. Napakadaling tumulong sa tao kung hindi ka magbingi-bingihan. Kasi ito mga staff ni BBM na hindi niya matanggal-tanggal dahil bumubukang-kang. Diba? Mawalang pagmamahal yan sa tao. Diba? Kasi ultimong Cherry Mobile, pinag-iinteresan, doon mo matitest ang honesty ng isang tao dahil sa isang Cherry Mobile lang, hindi binigay sa akin. Diba? Si Nanay Rosita, sino nilapitan ko dyan? Pinky Romualdez, you know that, ma'am? Anong ginawa mo? Binigyan mo ako ng ano, nasa DSW ka ngayon, director ka dyan sa Maynila. Anong ginawaan mo? Bigyan mo lang ako ng papel forward ng name, address nito, dito ka lalapit. Natulungan ba? Wala. Ang pagtulong ng isang tao, kung ako ang director, puntahan mo to. Ito, supporter ni BBM to, ng Marcos, natumba to sa HSO. Bigyan mo ng tulong kahit na galing na lang sa bulsa natin. Kung wala, kasi may process ang gobyerno. Ito, 10,000, nagawa ko nga, hindi naman ako director. Diba? Isa lang akong bubuyog. Sabi nila, nagawa ko nga, napuntahan ko sa Tondo. Isa lang akong bubuyog. Buti pa yung bubuyog, lumilipad-lipad. Para tumulong. Hindi ko sinasabi ito para ipagmalaki sa inyo. Even before, ano, even before vlogging, I've been doing this. 2013 pa lang. Hindi nyo pa ako kilala. During the Yolanda.
nandoon na ang lola ninyo. Kumolekta na ng mga damit dito sa mga kaibigan ko sa California. Naka-anim na balikbayan box ako pinauwi ko ng probinsya para ipamigay sa random ano. Hindi ito sa pag-aangat ng bangko. You know what? Kasi ang tao, kayong nanonood, mararamdaman nyo kung ang kausap ninyo o yung nasa harap ninyo ay gumagawa lang ng kwento or trying to impress you guys na mabait ako, tumutulong ako. You can feel that from here. Hindi ko pwedeng sabihin na ako ganito, ganyan, ganyan. Kasi mararamdaman nyo yan. Diba? May connection yung puso natin. Mararamdaman mo sa isang tao, over a cup of coffee, kahit na malayo tayo, di mo man lang na-feel yung paghinga ko, palangga. Kahit umiinom tayo ng kape ngayon, mararamdaman mo kung ang taong ito ay gumagawa lang ng istorya para pabanguin yung sarili niya. Yun. Loka. Ang dami kong hininga ng tulong dyan kay Nanay Rosita. Dead ma, kung gusto niyo siyang tulungan. And I'm, thank you sa staff ni Attorney Vic, staff admin ng Facebook for helping Nanay Rosita dahil na, you know. So yun yung mga halimbawa na itong mga taong sumigaw simula nung tatay ni BBM. Tapos dead man ang mga staff. Although, syempre, hindi naman natin sinasabi na, nakikita dapat ni BBM. The reason why meron siya mga taong nasa baba niya. Para kayo yung magpuprotekta sa Pangulo. When I say protekta, protektahan nyo yung image niya. Image in the sense na yung mga ginagawa ninyo magre-reflect sa kanya. As a leader, sinabi ko to nung binubodya ko si Dudong Manny. Dudong Manny Pacquiao. Diba? At iba pang mga politiko. Na dapat nakikita ng isang leader, hindi man niya nakikita yung baba, yung taong bayan, nakikita mo yung tao mo kung bumubukang kang sila. Diba? Ibig ko sabihin, kung ginagawa nila yung buhay, yung tama sa mga taong bayan. Kasi nangako kayo sa totoo sa taong bayan eh. Sama-sama tayo, walang maiiwan. Ibabango natin ang Pilipinas. Diba? Walang maiiwan eh. Eh bakit naiiwan itong matanda? At marami pang mga senior citizens, not only na Nanay Rosita. Isa lang siya sa mga nagre-represent sa mga seniors na sumusuporta sa ating Pangulo. Nga binaliwala na rin. Diba? Deadma lang, di na nga makapasok. Pinutol nga yung connection, di ba sabi ko sa inyo? Yung mga nasa, may cheese yung kuko. Yung mga connection sa OFW. Na dati, ang sipag-sipag nyo sa halalan, sa campaign. Huwag kayong magsinungaling, huwag kayong magmangmaangan, magkakasama tayo sa campaign. Di ba? Information dissemination, sabay-sabay yung mga ginagawa ni BBM because we want BBM to win. During that time, kasi there's no other candidate for us, for majority. But now, it's time for us to prove the Dilawan o the Bruhan para mamangha sila sa kay BBM. Diba? Kung gusto niyo ng unity at mahalin kayo ng Dilawan na totoo, well, ang nagmalang sa inyo, yung mga inupo niyo may mga bahid dyan. Ang mahalin kayo ng Dilawang Masa, kasi itong mga Dilawang Masa na ito, masa o pulahang masa, wala namang access sila sa government. They don't know what's going on inside Palangga. So, pagpatunayan mo sa tao whether dilaw, pula sila, not the political, walang political affiliation. Ibig sabihin, hindi. Masa wala sa gobyerno, mga masa. Patunayan mo sa kanila na ang ating gobyerno ngayon ay hindi 700 ang sibuyas. Dapat, kung pwede pa, 80 lang o mas mababa pa. Di ba? Mga ganon. Para mamahalin. Kasi with that, magkakaroon ng unity yung tao. Eh yung unity, unitibs. Tama ba yung unitibs? Nag-unitibs na yung mga Dilawan na nandiyan dyan ngayon na may mga bayid. Din yung mga matitino, tatanggalin kasi associated kay ganito. Alam niyo sinasabi ko. Kaya ngayon, yung mga vloggers na nagsasabi, gusto niyong ipatumba. Di ba? Sinabi ko na siya patumba ninyo. Ba't niyo ipatumba yung mga drug lords? Hindi kami. Diyos ko po, hindi kami kalaban ng bayan. Ang kalaban ng bayan, ang mga smugglers, ang mga drug lords, yung mga kawatan dyan sa loob ng gobyerno. Anong kalasalanan ko sa bayan? Sige nga, you there, sa Malacanang.
Anong kasalanan ko sa bayan? Kasalanan ko ba dahil isa ako sa boses na sumigaw 2015, BBM, electoral protest, sinangga ko lahat ng mga, sabi ko, head on ang laban ko. So ano yun, yun ang kasalanan ko? Ito yung balik sa amin? Nasindak-sindakin nyo kami? Kung sino man ang author niyan, papatumba. Ba't yung ipatumba yung mga mamamatay tao dyan? Yung mga smugglers. Ba't yung vloggers? Wala namang power yung mga vloggers na yan. Para tumigil ng tao. Anong power namin yan? At saka never in my life. Nagagawin ang magpapatumba ng tao. Iangat natin, ibabangon. Hindi tayo magpapatumba. Ganun ba ang kapakayahan ng mga nasa paligid ni BBM? Mga threat nyo? Oh. Kasi si Tuning, Tuning ba? Kasi Taning. May mga nag-message sa akin, di ba? Sabi ko sa inyo, na nag-warning daw, may patutumbahin daw. At alam na raw ng mga, ng, what do you call it? Ng otoridad. Ano to, tatam na nyo ng droga? Yun ba yun? Kaya yan si Taning, okay? Patunay yan na nasa likod pa rin siya ng babaeng ahas. Yung bunganga mo, yun, nahuhuli kayo. At yung mga video na ginagawa niyong pang-threat, kapag may nangyari sa mga tao dyan sa Pilipinas, whoever, ibig sabihin, nag-uusap-usap kayo dahil hindi nyo kaya yung power ng katotohanan, gusto nyo magpatumba. Sino author niyan? Si babaeng ahas? Picon? Ano kayo? Patumbahin nyo yung mga drug lords. Hindi yung mga vloggers. Anong kinalaman ng vloggers? Ito ba yung gobyerno sinuportahan ko? Nakala ko babangon magpapatumba sa mga random vloggers? Dahil sinasabi na ang Sibuyas 700. Dahil sinasabi dito na ang kaguluhan nyo dyan sa loob ng Malacanang. Dahil sinasabi namin na ganito ang sitwasyon ng gobyerno. Hindi, echo lang namin. Mr. President and the rest of your staff, you guys are watching. I know that. Eto ba? Magpapatumba kayo? Patumbahin nyo yung mga salot sa lipunan, yung mga inappoint dyan na mga dilawan na kumukubra ng pera ng bayan, di ba, na kumukuha ng komisyon sa mga bawat proyekto ng gobyerno. Ang balibalita, yung NAIA, yung airport dyan, hindi ko pa nabasa. Na-scan ko lang sa balita na gusto ibenta. O, akala ko ba, balik natin sa pangalan ang Manila International Airport. Bakit ibenta yan? Sino mga komisyon dyan? We'll talk about that later. Oh, tutumba nyo, vloggers. Tumba nyo. Inahamon ko kayo. Tumba nyo lahat kung gusto nyo. Tignan nyo lang, hindi nyo makipakita yung hagupit ng galit ng Pilipino. Yan ba ang kaya nyo gawin naman sa paligid ni Bibian? Bakit? Ano ba kayo? High? High ba kayo sa pulboron? Kaya ganun ang thinking ninyo? Hindi kasi nakakapag-isip ang mga tao kapag nasobrahan ka sa pulboron. Huwag guys kayo singot na singot. Diba? Nakakaubo yan lalo pag sumingot ka ng pulboron. Ang takutin nyo, katulad ni Duterte, lolo nyo, pag upo po lang pinagtatakot yung mga drug lords, may sinampula naman talaga. Yun ang takutin nyo, huwag yung vloggers. Kasi kung ako vlogger, ako tatakot sa inyo. Baka yung drug lords takot sa inyo, ako hindi. Ano matatakot? Nagnako ba ako ng pera ng bayan? Wala naman akong pakinabang sa, wala naman akong ninakaw sa gobyerno. Humingi ba akong appointment? Wala naman akong hiningi sa inyo. Ang hinihingi ko lang, nakapalit lahat ng pagod ng Pilipino, ay ibangon muli. Baibsan ang lahat ng kahirapan ng dinadamasa na dinanas pala ng ating mga kababayan. Lalo yung mga ginagamit nating OFW. Magtigil nga kayo sa kaletsyan ninyo. Galing-galing sa photo op ng mga... Kilala ko lahat yung mga tao dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, lumubo na kayo kasi laki nyo na yung drum. Sana, one day. Pag nagalit ang kolesterol, ewan ko na lang. Palamukha nyo. Tapos ano, kasalanan ko ngayon? Kasalanan ko ba ito? Ito. Yan, yung mukha kong yan. Kasalanan ko ba? Nung nanghipo ng tahong. Ang lolo doon sa Thailand. Kasalanan ko, fake news yun. Diba? After couple of weeks, tinanggal ang PMS staff. Diba? Yung head doon. Kasalanan ko yun. Huwag ka namang salita, huwag ka manira sa gobyerno. Anong paninira ko doon? Kasama ba ako sa Thailand para mangdakma ng tao? Hindi naman. kasama ba ako sa New York nung
lahat ng halos kamag-anak nila, entourage nila ng mga undersecretary, isinama nila sa New York at the expense of Filipino people. Kasalanan ko yon? Fake news yon? Sino ba nagbitbit sa kanila? Ako ba? O ngayon sa China, state visit, baka natin, sino naman ang bitbitin? Baka mamaya may mga chok-chok na naman doon. My God, kung ganyan ang thinking ng ninyo, hindi babangon ng Pilipinas. Sa halip, gagamitin at gagamitin kayo ng mga susunod na mga leaders natin. Kasi ibig sabihin, mabigyan lang kayo ng ensimada. Baw na kayo. Eh, paliguan ko pa ng ensimada yung makayan eh. Lumuson ko pa na sila sa ensimada, matilawan gid nila. Nga palangga, ngano gidabi ang gusto sa pangabuhi nila? Ngano gid? Ang dami mo na Ilonggo ah. Sa paligid ni Bibi, mga Ilonggo. Damang mga forma-forma mga Ilonggo, mga Tikalon. Buti sana, ang kwarta nga, ginapala, ginapiko nyo dira sa gobyerno, ihatag doon sa mga tao, hindi yung ang kwarta, ginapala, ginapiko nyo, ginasulod nyo sa bay, ano nyo, sa nga, lubong nyo sa lupa, para sa susunod na what? Mga eleksyon? Raquel Mariano, thank you palangga. Yeah, we have to fight sa betterment ng ating bayan. Totoo yun. I'm here. I'm not fighting dahil galit ako sa ganitong apelyedo o ganyan. Bakit natin binojak yung mga nakaraan? Si Noy-Noy. Wala na. Dahil galit tayo sa maling sistema. Nung binojak natin si Chris Aquino na ginamit niya ang presidential helicopter, was it helicopter, during the campaign noong 2016, kay Lenny Robledo, kay Lenny Robledo, sama-sama tayo doon bumuljak sa mga dilawan na tinitake advantage. O the moment na ginamit yung gasolina, yung fuel sa pangampanya ni Chris Aquino kay Lenny, pera ng bayan yun. Remember that? Hanapin nyo sa Google. Ang dami kong vlog na ganun. At nasa article din yan. Di ba? Sabay-sabay pa tayo ng mga Marcos. Pero pagdating kay BBM, dahil BBM tayo, isinakay ang mga mainstream media, binitbit ang mga pamilya ng mga undersecretary sa New York, sa Thailand. Tapos titi ko mambibig natin kasi BBM tayo. Ay, tangin na kayo na lang. Hindi ako kasali doon. Kasi hindi ako para lang sa apelyedo, para ako sa katiwasayan ng bayan natin. Anong klaseng pag-iisip? My God! Yan ang thinking ng mga taong sinusungal nalang ng ensimada. Ginaganon yan sila. Sinungalan kayo ng ensimada. Kaya kayo ganon ang thinking. Diba? Oh, ensimada. Agang ensimada lang kayo. Diba? At yan yung mga taong may nakikinabang. Mga takot. I challenge you guys. Ngayon, yung mga taong nasa gobyerno, yung iba nakausap ko, I challenge all of you na may pagmamahal sa Pilipino, stand up para sa bayan. Labanan nyo ang kahit powerful na mga nasa paligid, nasa taas, para sa Pilipino. Yun lang ang may contribute nyo. Kasi pag natsugi na kayo, wala na, hindi na mabibit-bit ang title nyo, secretary, undersecretary, they are all BS. Pero nakahiga ka sa bed, ano mo, deathbed mo, couple of hours na lang ang natitira, iisipin mo, anong magandang nagawa ko sa bayan ko? Ang maiisip mo, tandaan mo, hindi mo kayang lokohin ang sarili mo. Ang maiisip mo sa couple of hours na natitira mo sa buhay mo, yung mga ninakaw mo, yung ginawa mo, yung pinategi mo, yun ang maiisip mo. Mas masarap matsugi na punong-puno ka ng pagmamahal. Not only sa family, but as an undersecretary, as a secretary, as ganito, as ganyan. Tama ang ginawa ko sa bayan ko. Diba? I challenge you. Stand up. Labas yung balls nyo. Ayan, naligo na ako ng cheese. Ilabas yung mga yag balls ninyo kung meron. Tumayo kayo. Excuse me. Abdullah Frederick, exciting daw ang state visit sa China. Sabi ni Myla, Dakatimbang. Tama ka, madam, hindi porket BBM ay hindi napupunay ng mga mali at sasabihin pa na dilawan ang pinuna si BBM. Yan na nga eh. Para kang pinagkaiba sa dilawan.
But you know, whatever, you can call me whatever. You can call me queen, you can call me bubuyog, tutubi, di ba, paru-paro, okay lang. You know, I don't give a damn, darling. As long as I'm telling the truth and nothing but the truth, so help me God. Di ba? Sumusumpa ako sa aking mga followers. Magiging kakampi niyo ako. Walang pisong kapalit ang dignidad ko sa mga politiko. Dahil kung tumulad ako kay Tuning at saka kay Taning, tikom ang bibig ko ngayon. Wala akong ginawa kundi papuri sa'yo. Puro papuri na lang. Papuri, ganito, ganyan. Kasi ang mga taong sarado ang utak, wala gagawin yan kundi papuri. Kasi may ina-after sila. May ina-after sila. Ayan na si Duterte, oh, si lolo nyo. Oh, well, I don't talk to Duterte directly, but sa mga cabinet niya. Sabi ko sa niya, I offered 3 beses to work in the government. Bakit sa kabila nun? Di ba binabodjak ko pa rin yung mga gabinete ni Pangulong Duterte? Oh, at sa kabila noon, buhay pa naman ako. Di ba? And they're my friends, still my friends. Kahit binoljak ko sila, kasi naiintindihan nila. Kasi hindi ko naman sila binoljak dahil sa sarili, pansarili ko eh. Hindi ko sila binoljak dahil may nag-utos sa akin. Walang ganun. Binoljak kasi yun yung nararamdaman ko. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang tama para sa akin. And naiintindihan nila yun. And I thank you, kahit na may sinabi ako, hindi ko naman sila minura yung mga taong kaibigan ko. Bulyaw-bulyaw lang ng konti. Ano? Hindi ko kami minura yung mga hitad na yon. My God. Sabi ko, kahit gan gawin ko na i-detach yung aking feelings, ang totoo sinasabi ko nga, like natin sinasabi na I'm okay here in the States. I'm enjoying my life. Enjoying my duyan-duyan. You know, I got this duyan. This is good duyan. This is $750. Hindi ko ito pinagyayabang. But, I got this for $150 from estate sale. Here in Beverly Hills. Oh, di ba? May commercial. Oh, di ba? Wala lang bigla ako naalala mo. Pero totoo yan, eh, no? Itong duyan na to. I-google nyo to. Bongga, di ba? Oh, ha? This is $750 during that time. Eh, 3 years ago, di ba? Ang apo ko, 3 years old. Sabi ko, naku, kailangan ko ng duyan. Hanap-hanap ako, $750. Ang mahal! Sabi ko, ng duyan. So, naghanap ako sa estate sale. So, I got this for $150. Di ba? Oh, hindi ko pa nagyayabang yan. I'm very, very, very na humble pa. Kasi, kung kaya mong, ayun na nga eh, 700, kung kaya mong, kung di ba, kung hindi mo kaya ang 750 na sibuyas, oh, parang kapresyo nitong ano ha, nanduyan. O, di ba, 150, nakuha ko siya. Marunong kang dumiskarte sa buhay. But again, balik tayo sa politika. Wala lang. Just sharing your, just being candid. Yung mga palangga. Mga kawawa talaga ang Pilipino eh. Laging kawawa ang Pilipino. Kasi dito sa Amerika, napansin ko, may mga nagbablog nga eh. Na mga, yun na yung mga pumipila. Ano ba yun? Mga kumukuha ng mga pagkain. Di ba may mga vloggers na ganun? Na kumukuha sila sa dump site. Di ba may mga ganun akong nadaanan minsan. Kaya hindi siya palangga. Nasip on ang hitad niyong lola. Kadadadaldal ko. Dito, kaya nga sinasabi ko, imbis na papilahin yung mga tao na yan na bigay ng sibuyas ng 150, ibigay nyo na lang yan. Kasi dito, may mga church dito, o may mga organizations, mga non-profit talaga, na nagbibigay, hindi na nila binibenta. Coming from the government din yun. I'm not really, hindi ako expert doon, pero siya may mga kakilala din tayo. At siya yung mother ko, ano siya, volunteer siya dito sa church. Minsan, you know, hindi minsan, madalas bibigay, tapos nag-uwi din ang mga kung ano-ano ang mga binibigay ng church, you know. Mga ganun silang mga program. Pero ako dahil I'm too busy, minsan nabubulok na lang. Ha, saan ko nang manghingi ng mga ganyan? I can afford to buy. Yeah, no, serious, may abang ko. Minsan, kasi nga, paglibre, di ba, binibigay ng simbahan. Sabi ko sa mother, ano yan? Sabi ko, dear mother, huwag ka na mag-uwi niyan. Sabi ko na gano'n, kaya kong bumili yan, kaya kong bili ng tea. Kaya kong iswipe ang credit card ko dyan, ubusin natin laman ng tindahan. Diba? But seriously speaking, mga palangka, pamigay na lang yan sibuyas kasi New Year naman. Diba? Pamigay nyo na, huwag nyo na ibenta.
Kasi pag binenta nyo pa yan, gagamitin na naman yung mga negosyante, kukumprahin na naman yan, tapos i-re-resell ulit. Ganun naman sa tayo sa Pilipinas eh. Diba? Unless nakukontrol yung mga nakapila. Kasi ang gagawin yan, papilahin yung bunso lahat. Kunyari, walang magkakapatid. Pipila lahat yan. Kunyari, ang minimum lang na bibilin mo, 2 kilos. I don't know how much the minimum. Lahat ng pinsan. Ang gagawin, ganun kasi sa atin because of the sistema, of the kahirapan. Kunyari, itong buong barangay na to, ilan ang kamag-anak ko dito? O 30, si Impo, si Lola. Pipila tayong lahat. Babayaran ko lang siguro ng 100 yan. Diba? No, siguro 50 pesos. Kunyari lang. Oh, ito, bumili kayo. Bigyan ko kayo ng pera, pumila kayo. Diba? Lulusot at lulusot yan. Ang Pilipino magaling sa diskarte. Pero kung ibababa ang sibuyas sa buong Pilipinas, national, wala nang magiging ganyan-ganyan. Hindi mo lang dapat may short-term solution yan. We need long-term. Hindi man ako ekonomista, but we all know, we need long-term. I don't know, mga palangga. Hindi ako maghahanda sa New Year kasi kakain lang kami sa restaurant. Pero lagi ko iniisip, I don't know, sabi ko ng anak ko kanina, Mama, bakit ba? Ang laki-laki ng problema mo sa Pilipinas. Sabi ng anak ko. Sabi ko, anak, I don't know, I can't help it, anak. Sabi, hindi na lang manahimik ka, Mama. Sa Mama, sabi niya. Diba? Sabi niya, dito naman tayo. Kaya nga sabi mo, tumakas tayo sa kahirapan. Bakit puro pa rin kahirapan yung mga pinagsasabi mo? Alam mo yung mga anak ko, I'm telling you, doon sa nakapalo sa akin, 2015 pa lang, diba, nag-start ako ng Facebook 2009. Nung nag-open ako ng Facebook in 2009, wala na akong ginawa kundi pagmumurahin ang gobyerno ni Noynoy. Totoo yan, I swear. Alam yan ang mga klase ko, mga kaibigan ko, na friends ko sa Facebook. Tuwing umaga, pagising ko, tangin na, titingin na naman ako kung ano nangyayari sa Pilipinas. 2009, I'm here in the States. Tangin na talaga, sabi ko, ano naman ito ginawa ng gabinete ni Noy Noy? Lahat, gano'n ako, magsasalta ako, mura, as in malutong. Kasi noon, wala pa mga fuckers eh, mga fact-checkers, wala pa yung mura ko, hindi talaga makain ng iro. Yun, iro, aso. Sabi ng mga anak ko, Mama, bakit tuwing buksan namin yung Facebook mo, bakit lagi kang galit sa medyo bolol pa si Tobler noon, sa gold bill noon. Ay, medyo bata pa eh, medyo bolol ng konti. Ay, pagkabolol yun, buti ngayon straight na. Bakit galit ka sa gold bill? Sabi ka, tanga na kasi yan niya anak eh. Ayan, dyan pa kasi kayo eh. Sabi ko, pag wala na, pag nandito na kayo, baka tumigil na ako. Pero hindi eh, you cannot, hindi mo pwedeng i-fake yung emotion mo. Kasi, katulad ng mga nakaupo ngayon, yung iba dyan, hindi mo pwedeng ipilit sa tao na ikaw ay mapagkawang gawa, na ikaw ay mabait, if you are not that person. Nakikita yan, yung transparency ng personality mo. Like ako, hindi ko pwedeng i-fake sa inyo na, I'm Shaw. I'm from Forbes, mga ganun. You cannot fake that. Kasi yung personality ng isang tao, kung talagang ikaw ay gustong ibangon ang kapwa mo, tulungan ang kapwa mo, palangga, involuntary yan. Diba? Involuntary muscle, kumbaga yan. Kumbaga, yung reflex mo, pag nakakita ka, let's say yung reflexes natin, pag nakakita ka ng mga taong naaapi or kailangan ng tulungan, hindi mo na kailangan utusan ka, ay, Mahalika, tulungan mo kasi pipicturean kita ha, para lumabas ka ng mabuti ka. Hindi ganun. Ang taong matulungin. Sabi nga, gumagano, tumatalon yung puso mo kasi yun ikaw. It's innate. Ipinanganak kang ganyan. You cannot fake na ikaw ay matulungin, magpackage-package, maghatag-hatag ka kuno abi sa mga tao, abi mabuot, pero yung pala, you know, jijimon ka, mga ganun. Tapos, oh, sige, mag-post ka dyan, picture. You cannot fake that, mga palangga. Yung pagiging genuine ng tao, hindi mo yan pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng magpanggap. May nakita ako dyan, ha? Sa DSWD, yung director. Yung director dyan, nakita ako, nagbigay-bigay, yakap-yakap, chuchu-chuchu, bullshit. I know you. Drama-drama. You cannot fake them. Hindi mo pwede gagamitin ang mga Pilipino. Well, politiko, ganun eh. But, kaya nga, mapalangga, pag niyakap ko ang isang tao, niyakap ko kasi yun yung nararamdaman ko. Hindi kita yayakapin dahil gusto ko lang magpa-picture. Yayakapin kita kasi i-appreciate ko yung isang tao o bibigyan ko ng
Kalinga ang isang tao. Kasi yun yung nararamdaman ng puso ko. Hindi, oh, teka lang, kamera mo muna ako. Dali, point, point. Ganon. Kasi ganon yung mga politiko. Oh, eh, alam nyo lahat ang sinasabi ko. Mabuisit na kayo sa bunganga ko. Pero if we talk about realidad, harap-harapan, puso sa puso, Pilipino sa Pilipino, alam nyo ang sinasabi ko. Hindi ako katulad ni Tuning at ni Taning na bibigyan nyo ng dokumento para sirain ang isang tao. Hindi naman ako ganun, alam nyo yan. Kasama pa tayo lahat dyan eh. Bakit? Babalik ako. Saan ba kayo kumukuha ng pera sa doon sa mga nanalo na 433 katao sa PCSO? Hanggat hindi nyo pinaimbestigahan yan, ibig sabihin ang mga tao sa likod yan ay kasabwat kayo dyan sa pagpapanalo sa loto. Yan ba ang pambabiyay ni Taning? In and out sa bansa as a vlogger? Oh. Ay alam naman ng mga vloggers kung magkano ang kitaan sa pagbablog. At the fact na dugyot siya noong 2017, saan galing ang pera niyan? Mga taga DFA. Eh baka mamaya nakaano pa yan? Naka-diplomatic passport pa yan. Hindi ka natin alam, baka bagman yan. Tagahatid at labas ng ano. May nakapagbulong lang sa akin. DFA, hinahamon ko kayo. Department of Foreign Affairs. Silipin niyo, baka naka-diplomatic passport yan. Si Taning, tagalabas ng ano, panalo sa what? Sa loto? Inilalabas? Bagman? May bumulong na bubwit. Ano, Taning? Tagalabas ka ng nakaw na pera sa PCSO, yung mga pinanalo? Wala ka may pagmamalaki bakla. Pag kinuha ka na ni Aida, ewan ko lang sa'yo. Oh, ano? Oy, kayong dalawang jowa mo, pag kinuha kayo ni Aida, ewan ko na lang. Naupaw ka na. Wala kang may pagmamalaki, Taning. Isa kang scammer. Nagbago na kayo. Baka pag hinila kayong dalawa ni Aida, yun si Aida? Kilala naman si Aling Aida, ng kapitbahay ko, na itsusera. Kahit kailan, hindi mo kaya inggitan ng isang taong scammer. Lagay nyo yan ha, mga kababayan ko, mga palangga ko. Huwag kayong mainggit sa tinatamasa ng tao, especially ang pera ay galing sa pag-i-extort. Kung galit kayo sa Rebuilding NPA, kung galit kayo kay Joma Season, walang pinagkaiba itong mga ito. Si Taning. Bakla, humarap ka sa mata ko. Wala ka may pagmamalaki. De, extortionista, bakla. Huwag kang magsinungaling. Ano issue nyo sa akin? Babalik nyo na naman yung issue nyo sa akin? Ay nako, kahit na magkaskas ako ng credit card ko, kahit utangin ko lahat ng paninda sa palengke, it's not of your damn F business. Okay? Bayaran ko man ng hindi sa on time ang utang ko, it's not of your damn business. Wala akong ninakaw sa gobyerno, wala akong pinanalo sa PCSO na 433 katao para what? Gamitin? Sa pang-aral sa what? Sa London? Ay, nako. Malayong malayo ang taong may prinsipyo, ang taong may dignidad kaysa sa taong extortionista. Sige nga, kayo dyan mga vloggers, especially mga malaking vloggers, nakaka-travel ba kayo in an app? Million-million na pag-aaral sa London. Gamitin yung utak nyo as a vlogger, I know. Million-million? My God. Kaya mo kumita ng million-million? Hindi sana yung mama na yung mga vloggers na yan dyan, oh. Hindi na sana nagpapatalpak mga ensimada yung mga pagbumuka nila. Oh, di ba? Saan galing ang pera? Kay, ano? Kay Ahas? Ako, tumigil nga kayo pag lumabas yung video ng, ano, ng pelikula ng Ewan. Huwag kayong magpapakampante. Huwag kayong magpapakampante. Dahil ang boses ng katotohanan ay mananaig. Huwag yung tatakutin ng taong may papatumba kayo. Yan, eh. yan ang utak ng hindi nag-iisip. Hindi magpapatumba. Oh, si Chororot, sinisindak-sindak nyo din dyan sa Pilipinas? Oh, sinisindak-sindak nyo dyan, ha?
ano, patatam na nyo ng droga? Dahil ahawak nyo ngayon ang NBI. Eh, dapat nga ako nalang nilagay ni BBM dyan sa NBI eh. Ay, naku, ayan, mag-react na naman. Maharlika, headline na naman ng mga ito. Maharlika, masama ang loob kasi hindi nilagay ni BBM sa NBI. Imbestigahan ko lahat yan. Tignan mo, pag ako nilagay ng director sa NBI, paimbestigahan ko kayo lahat. Ako na mismo, ipoporensik ko kayo lahat. Kung yung mga utak nyo nasunog na ba ng pulburon, natakpan na ba ng keso ng ensimada, or what? O, lagay mo ako dyan, sa NBI. Tanggalin yung director ngayon. Director Maharlika. O, di ba? Bongga, dali. I-vlog na yan. I-vlog na naman yan ng mga dugyots. Maharlika, masama ang loob. Kasi hindi nilagay ni BBM sa NBI. Ay, nako, be. Mga hitad. Maharlika, may utang sa Amerika. Be, hindi mo naman utang yan. Gusto mo, isalpa ko sa utang mo yung utang ko. It's so cheap, mga palangga. Nakakatawa yung mga narrative nila. Hindi ba dapat ang mga headline ninyo is Remulla, akusar, may mga pabahay na hindi pa binibigay sa kanilang yung mga buyers. Hindi ako ang kalaban nyo. Ang kalaban dapat natin, yung taong gobyerno. Bakit inutusan ba kayo? Magkano ba talent pin nyo sa ensimada? Inutusan kayo ni Bukangkang, attack Maharlika? My God, you can attack me all you want. May alindog is hindi magbabago. Oh. Ay, naku, ako pa ba? May gulay. Ang kalaban natin, ayan, ang kalaban natin nasa loob ng Malacanang. Sinabi mismo yan ni Senator Aimee. Oh, mga asa Malacanang, hindi ako kalaban niyo. Alindog ko lang, nabubuisit kayo. Ha, much more pa naging director ako ng NBI. Oh, baka marami ng, eh, di ba, director ng NBI. Parang nakakatawa yun, ano? Hindi ba alam, I'm fond of forensic mga investigative. Kaya alam ko yan, bawat buka pala ng bibig ng mga tao. Hindi ko man, wala man akong formal na pag-aaral. Alam ko yung mga hibla ng mga buhok nyo. Yung mga walang buhok. Di ba? Alam ko yung mga DNA ninyo. Tigil nga kayo. Ay naku, mga palangga. Believe, ano, Abdullah, sabi ni Abdullah Frederick, NBI, new binibining informant. Oh, ganda yun ah. NBI, oh, why not? Di ba? Kaya sila galit sa akin. Sabi kasi ng iba, parang wag na lang natin punain si BBM kasi 6 years lang naman tayo. Bakit? 6 years what? 6 years tayo what? 6 years na mga upit? 6 years na mga misyon? Dapat punahin natin, dapat ang narrative nyo, punahin natin. Kasi 6 years tayo. 6 years ang Pilipino na mag-aasa na pagbabangon. Hindi yung Maharlika, keep your mouth shut. Ganun. Ano to? Dictatorship? Di ba nilabanan natin yung pagiging diktador na sinasabi ng mga dilawan? Hi, Marilyn Padilla. Oo nga, palangga, from Athens, Greece. Ay, salita lang at palangga, from Athens, Greece. See you in Greece one day. Marilyn Padilla. Di ba? Eh, ang utos sa inyo ni Bukangkang to attack me. Oh, si Taneng inutusan din. Kanya-kanya kayong boss. Lahat kayo laban kay Maharlika. Di ba kayo naiya sa sarili ninyo nyo? Isang tutubi lang ang kalaban ninyo? Kumuha kayo ng kalabang malaki, wag ako. Eh, di ba tutubi lang naman ang tingin nyo sa akin? Tutubing palipad-lipad. Oh, bakit ako? Ang sira mo niya, oh, malaki yan, oh. Yan ang kalabanin nyo, hindi ako. Hindi ba ako taong gobyerno? Katuwang nyo ako sa pagtuligsa sa mga taong gobyernong tiwali. Kaloka. Ayan, parang bata. Kasi ayaw ko bigyan ng tisyo ni Palangga, eh. Palangga ka ng tisyo. Tumulo na sipo ni Inday. Sabi na naman, ay, Maharlika, kadiri ka kasi nagpunas ka ng sipo. Ikaw nga, kumain ka ng kulangot, eh. Ay, nako, mga hitad. Makasar na lang tayo ngayon New Year. Nakapaghanda na ba kayo? Huwag na kayo masyadong magpahanda ng marami. Hi, Terso Centellas. I love you to Palangga. I realize kasi nung paso, hindi naman ganun kadaming handa namin, pero napagod ako. Tama lang, magpansit kayo, magchicken, mga ganun. I-save nyo na lang yung pera ninyo para sa susunod, may pambili kayong sibuyas. So kami, papunta lang kami sa restaurant, mga palangga, may family, may mga Junakis. Doon lang ang gagawin namin kasi nga napagod ako. Yung handa nga namin ng Pasko, kagabi ko palang kinakain yung mga charcuterie, etchos, bako mabulok, kinain ko na, binili ko pa naman. So I spend how much?
Hindi pala I spend, ay utang. Ay utang, you know? I love utang. You know, here in America, nag-enjoy talaga ako magkaskas ng credit card ko. Ay, nako. So actually, kabibili ko lang ng ticket. Kakakaskas ko lang. I spend how much? Almost $2,000. May kinaskas na naman ako. Kaya, you know, one day, makikita nyo na naman ako dyan. Baka magkasalubong tayo sa lugar ninyo. Oo. Oh. Actually, nakaprograma na lahat ng mga lakad ko this 2023. Kumaskas ako ng kumaskas. Kaya, lubog na naman ang lola ninyo. Lubog na naman! Okay, Hadja Asmaira Aliso Alok. Hello, Palangga. Okay, late update si Olirim Tuasas. Nabudol tayo, sabi ni Imelda Baruelo. Eh, sa nangyayari pa lang ga, from Europe, eh, mukhang binubudol na nga tayo ng mga hitag. So, we're not gonna stop, okay? As long as para ka sa katotohanan, hindi tayo, alam mo kasi kapag nasa tama ka, ang tao ay nasa tamang direksyon. Dapat talagang walang takot yan. Kasi ang masasaktan lang sa bunganga mo kapag nagsasabi ka ng totoo, yung mga taong sinungaling at nakikinabang, di ba? Nakikinabang sa bayan. At ito ay papatumba, di ba? Daon na lang ang sibuyas at binili ko mas mura, sabi ni Lorna Makawili. Eh, iba pa rin ang lasa ng sibuyas. Parang pag gumawa ka ng sausawa ng liempo, Diyos ko po, favorite yan. Suka, toyo, tapos maraming sibuyas. Ako pa naman, kumakain ako ng sibuyas. Yung fine, ano? Yung naka, fine, yung maliliit na pagka-chop-chop. Kinakain ko yan kasi maganda yan. Antibacterial ang sibuyas. Talagang garagumo. Bala sa ilonggo, talagang crunchy yan. Kinakain ko yung sibuyas. Ay, nako. Si Amron Pudunan. Anyway, my God, I'm gonna get ready for my party with my college friends dito sa California. Ayan. I'll see you guys. Dito pa rin naman ako. Paikot-ikot na naman ako mamaya. Alas dos na. Magsisimula pa lang ang araw ko. So, I'll see you maybe madaling araw. Ito po si Lola Maharlika. Na para sa katotohanan, hindi po ako matatakot at paninindigan ko ang aking tagline na taas noo kahit kanino. Dahil hindi ba yan ang alindog ko? Bye.